Yan, maganda rin yung medyo mahigpit eh. Yan, kasi pagdaan ng panahon naluwag din to kapag hindi mahigpit. Wow, di ba? Ayos. Try nga. Wow, ayos. Magandang araw mga ka-CTO. So for today's video, magpapalit tayo ngayon ng ating doorknob. So tara guys, umpisaan na natin. So ayan mga ka-CTO, yung ating doorknob na papalitan. So itong doorknob namin ay malakas na yung uga at parang pasira na siya. So nag-decide ako na papalitan na natin siya. Ano? Ayan, so ang ating gagawin mga ka-CTO ay ating kakalasin muna rito. So ating kakalasin muna mga ka-CTO ng screwdriver yan. So kung meron kayong ibang klase ng doorknob at hindi ganito, meron akong isa pang video, lagay ko sa description box yung link kung saan meron tayong tatlong klase ng doorknob kung paano siya palitan. Doon sa video kong yun, meron tayong tatlong klase ng doorknob. Yan, pag nahugot nyo ng ganyan, hugutin nyo rin dito. Yan, nahuhugot naman yung ganyan. Yan. Tapos pag naalis nyo na mga ka-CTO yung ating pinakang knob, ito naman yung isusunod nyo. Ito yung susunod nyo ngayon. So dito mga ka-CTO, pag hindi nyo mabunot dito, susunod nyo lang to dito, yung screw. Yan, medyo mahirap kasi itong yan. Ayun. So, pagkatapos natin makasit yung makalas yung ating mga parte na kinalas kanina. So, atin ang ipe-prepare itong ating biniling doorknob. Ayan, so ganito siya. More or less mga ka-CTO ay magkapareho lang silang dalawa. Kung makikita nyo, ayan. Kung makikita nyo, halos pareho lang sila. Ayan. So meron tayo dito kasamang susi. Ayan. Tatlong susi. Tapos meron din kasama tayo dito na ganito. Tapos meron din siyang kasamang mga screw na magagamit natin mamaya. Ayan. So ang gagawin natin ngayon mga ka-CTO ay install na natin siya. So, una natin mga kasi yung i-installed ay itong ating pinakang maglalak sa kanya. Ito muna yung ating i-install. Ayan. So, shoot lang natin ganyan. So, tatandaan nyo palagi mga ka-CTO na ito yung pupunta sa pinto. Ayan. Hindi siya baliktad na ganon. Ayan, para hindi kayo magkamali. Hindi kayo magkamali. Ayan. Lagay natin yung screw. So, ang sunod nating ilalagay mga ka-CTO ay itong parting ito. So, bago natin na mga ka-CTO install dito, kailangan pala alisin natin itong screw natin dito. Ang haba pala ito. Yan. Okay. So, ayan na. So, atin ang naalis. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay ating ipapasok dito, ayan. Kung may ganyan tatlong butas na yan, isa, dalawa, tatlo, dito yung papasok yung gitna, dun sa gitna at yung dalawang tabi, dun sa dalawang butas sa tabi. So ipapasok natin munang ganun. At tandaan nyo lagi na yung susi ay dun sa parte na ng labas ng bahay nyo, labas ng kwarto. Ayan. Huwag nyo rin papaganito, kasi pagpapaganito, sasabit ito sa hamba. Kailangan papasok siyang ganun. Ayan. Ay pagkatapos nating ipasok mga ka-CTO yung una, so susunod naman natin ay ito. Kung makikita nyo naman, may tatlo rin siya, isa, dalawa, tatlo, nasa gitna. So tatandaan nyo naman na ito ay papunta rin dito, huwag papunta dito. So mga ka-CTO, bago natin ilagay ito ay kailangan ay nakatayo siyang ganito. So siya naman ay nakatayo talagang ganyan, so kailangan nyo rin itong itayo sa ganyan din siya para madali nyo siyang may papasok. Ayan.
Yan. So nakapasok na siyang ganyan. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin yung screw. Yan. Unahin muna natin tong part na to. Huwag na muna natin higpitan. Basta kumapit lang siya. So gagawin natin dito mga kasityo ay gagantuhin muna natin. Bago natin mailagay yung screw. Ilalagay. Yan. Yan, medyo higpitan nyo lang siya ng konti. Yan. Kunti-kunti lang. Yan, ay kung makikita nyo, nagalaw na siya. Ayan o. Yan. So, dito rin. Yan, kunti-kunti lang. Yan, maganda yung medyo mahigpit eh. Yan, kasi pagdaan ng panahon, naluwag din to. Kapag hindi mahigpit. Wow, diba? Ayos. Try nga. Wow, ayos. Yan. So, ang gagawin natin ngayon mga kasityo ay nailagay na natin ganyan. So, alisin na natin to. Yan. O, diba? Ayos. So, papalitan din natin to mga kasityo para magmukhang malinis din. Ayan. Alisin natin para magmukhang malinis. Ayan. Ayun. So, ayan mga kasityo at nailagay na rin natin ito. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay ating susubukan na sarhan. Ayan. Ayun. Ayos. So, ayan. Ayos. Kung makikita nyo. Ayos na ayos ang kabit. Ayan. Walang uga. Ayan o. Ayan. Walang uga mga kasityo. Okay ang ating pagkakabit. Ayan. Ayan, ayos na ayos mga kasityo. Ayan, diba? Mas maganda tong ganitong doorknob kaysa dun sa traditional natin na bilog. Kasi mas madali siyang hawakan compared sa dati nating doorknob. Ayan. O, diba? Compared sa dati nating doorknob, mas maganda talaga to. Ayan. So ayun nga mga kasityo at nakatapos na naman tayo ng isang simple at useful na DIY project dito sa ating bahay. So ayan, nakapagpalit nga tayo ng doorknob. May kita nyo, napalitan na natin yung ating doorknob sa traditional na doorknob bilog. At nag-switch tayo dito sa medyo eleganteng klase ng doorknob. So I hope mga kasityo, meron kayo nakuha ng idea o kaunting kalaman dito sa ginawa nating video. So kung nagustuhan mo itong video to, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating may na-upload na video. So, ganoon na lang guys. Maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.